Hi there, this is Eden from the Road to Retirement channel. Welcome to this channel where we talk about how to have fun in freedom. In today's video, we are going to discuss another big word that we get to hear a lot of these days, and that is recession. Ano ba yung recession and how can we prepare for it on the road to retirement? Let's talk more when we get back. Tara, let's hit the road. As I was scrolling through my Instagram feed, I came across this. So na-inspire akong itackle ang recession ngayon. Ano ba ang recession at bakit anxious ang mga tao dito? Recession is defined by a contraction in the goods and services output of a country. Nagtitipid ang mga tao, ayaw gumastos. So lesser ang demand for goods and services. Pag may recession, frequently nagkakaroon ng layoffs or pagbabawas ng tao. Dahil nga, konti lang ang demand ng mga products and services at kailangan magbawas ang mga companies ng output nila. If ganun nga ang ina-anticipate ng mga ekonomista na magkakaroon ng recession, ano naman ang pwede nating gawin para paghandaan ang recession? Una, emergency fund. If you have been around this channel, alam mo na favorite ko itong emergency fund. Seriously, this tool is very powerful to save you from financial ruin. So ganun din, to prepare for an upcoming recession, check your emergency fund. Is it still within reasonable amounts? Frequently, it is a multiple of your monthly expenses, mga 3 to 6 months. Yung monthly expenses na ginawa mong basis ay angkop pa ba sa sitwasyon mo ngayon? I-top up mo ang emergency fund if you need to. Next up, bawasan ang ganap sa labas. Alam mo naman, tuwing lumalabas ka, sigurado mga 1 to 3,000 ang magagastos mo. So bawasan ang kain sa labas or trips to the mall. Nagbabalak ka ba ng big expense like a car or a big vacation or renovation? Baka gusto mo tong i-reconsider muna ang timing ng iyong big purchase until after recession has settled. Maghanap ng side hustles. Marami namang pwedeng pagkakitaan. Aside from picking up an extra shift sa work, lalo na kung nasa hospitality, manufacturing, or medical field ka, pwede kang magbenta from kakanin to insurance to condominiums. Of course, may iba-ibang levels of commitment dito. What's important is it won't get in the way of your main source of income at gusto mo yung ginagawa mong side hustle. Upskill, mag-aral ng bagong skills na makakatulong sa trabaho mo o kaya naman i-enhance ang iyong existing skills. Pag may recession, madalas nagbabawas ng tao kasi nga konti na lang ang kailangan na production output. Konti na lang ang needed products and services. Now, pag may bawas ng trabaho, having these new skills will help you have that edge over your office mate. O kung ikaw naman yung nawala ng work, having honed your skills or expanded them will help you find your next job. Either way, upskilling will help you in a tight job market. Kung nagka-extra income ka, like nag-overtime ka for a month, o sumali ka sa bazaar at nagka-extra income, I suggest not to reward somebody else's wallet but your own. What do I mean by this? Na sa halip na pagyamanin mo si SM or si Ayala at Lazada at mag-shopping, iwan mo ang pera na ito para sa'yo. Pwede itong i-top up sa emergency fund or set up na isa pang savings account na mahirap i-access. Isa pa, huwag magpanik.
Kung may stock market portfolio ka at maya-maya ang silip mo dito, nakakapanik talaga ang status ng stock account. Don't panic. Stock losses are only paper losses until such time you sell your stock at naging lugi nga talaga. Kaya nga tayo may emergency fund. Para ito ang unang gamitin kung kailangan ng cash. Trim down your expenses. Choose a more humble purchase. Ito talaga, may recession man o wala. Make it a habit to choose the more humble purchase. Make it your choice so hindi ka dumating sa point na kailangan mo ma-force sa more humble choice dahil sa sitwasyon mo. Kung may tips ka pa at na hindi ko nabanggit, by all means, share sa comments section. Who knows, baka makatulong din sa iba. If you haven't already, please subscribe to this channel and hit that notification bell to be notified when new videos come up. I try to post every week. That's all for today. Thanks for watching and see you until the next one. Bye!